na naman ang mga hampas lupa. Gulo na naman ito. Bakit ka tumigil? Ala, tugtog! Hindi ka ba tutugtog? Ayaw mo, ha? Bibigyan ko kayo ng 30 sandali. Sani ng pok nito. Asya! Taas! Dumating si Naneng. Hindi ko papayagan. Kambalay ng katahimikan ng Rancho del Sol. Uminom tayo para sa ating tagapagtanggol. Uminom tayo para sa kaligayahan at katahimikan ng ating mamamayan. Pero man, ay para sa nalalapit na pagiging ama ni Naneng. Para pa rin sa kanyang magiging sanggol. Hindi pa malapit ng manganak si lolay mo. Oo nga. Wala akong pangarap at idinadalangin maging lalaki sana ang aming anak. Para maging matapang at mabilis sa baril. Naneng! 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 O, bakit? Mga tulisan ni nana ko, baka! Ano? Mga tulisan! Doon, Naneng, dumating kayo agad. Siya, mga bata, magpastol na kayo. Naneng! Oh, bakit? Nanganak na si lolay mo. Lalaki ang anak eh. Siya nga? Oo, lalaki. Lolay? Lolay? Huwag mo muna siyang kausapin. Maraming salamat sa inyo.
Ganda ng anak ko. Malusog na bata yan. Papalat kayo at lalaki ang panganay ninyo. Natitiyak kung siya'y magmamana sa akin. Ba, baka ang puputok yan. To, hawakan mo. Lalaki siyang malakas at matapang. Hawak, hawak. Kalabitin mo. No. Step, no. Step, no. Ayan, dadang ko ang sinasadya mo naman eh. Sige nga, Carmen. Pagkatin mo nga siya. Ikaw ang lumabang kung gusto mo. Sipento yun naman eh. Hindi ka pa naman inaano eh. Pinagtutulungan niyo ako. Nakikita niyo siya ang tang-tarang-tang ko. Susumbong ko kayo. Ikaw, di mas lagot ka. O, bakit? Pinagtulungan ako. Sinipa ako. Sinuntok ako. Ginagat ako. Tumigil ka! Ikaw ang batang hindi ka na pumanik ng maayos ang mukha. Palagi ka na lamang umiiyak. Inaway ka na naman ni Dimas, ano? Lagi-lagi na lang tang. Sinipa ako, ginagat ako, sinuntok ako. Daig mo pa kasi yung babaeng talo sa lingi. Hindi ka lumabang, lalaki ka. Lumabang ka, ganon. Napaka-inutil tong batang ito eh. Nanay, minantay ako. Nanay, sinigawan mo na naman ang bata. Painis na masyadong iyakin eh. Sigaw yan ang sigaw na eh. Sabi pa raw. Tapat ka raw, sabi, duwag daw ako. Lumalabis ka na naninga, pati ako eh. May wala naman ako sinasabing ganun na. Talagang talaga na eh. Sabi pa raw, tamad ka raw. At mukha ka raw. Tingnan mo ito ba? Pasok. Talaga niyang anak mo yan, no? Kung sayang binigyan mo ako ng isang anak na ganyan, no? Kaya nagmumukhang tanga at duwag yung bata eh. Lagi mong sinisigawan at tinatakot. Itong sumisyon na bata yan. Duwag! Magpasensya ka! Nakasabunot ka na naman! Bakit ba ito'y nagagalit ka sa bata eh? Sinasabunutan mo yung buhok mo. Baka balang araw maging kalbo ka. Nari, napakaduwag niyang anak mo eh! Tahan na anak, tahan na. Nay, gusto ko makarating din sa bundok na yun oh. Oo, makakarating ka rin sa tuktok ng bundok na yan. Talagang talaga, Nay. Pasasamahan kita sa tatay mo, ha? Eh, ayoko nga doon. Gusto ko ikaw. Oh, sige, ako kung ako. Ayan, sama natin si Carmen, ha? Ah, mabuti pa. Puntahan mo siya at doon ka makipaglaro, ha? Opo, Nay. Mabuti, umalis na si Dimas. Wala namang gugulo sa atin. Oo nga, eh. Napakabasa galera yung Dimas na yun, eh. Galit na siya rin, eh. Oo, inis nga ako dun eh. Suya, lagong inaaway si Bentoy. Iyakin naman yung Bentoy na yun eh. Kahit na, mabait naman kalaro. Carmen, Carmen! Bakit? Sama akong nanay, sama ka rin ha. Saan? Doon sa bundok na yun, yung mataas na yun oh. Naku, mahirap umakyat doon, tsaka maraming ahas doon. Hindi ba mama? Oo nga, hindi mo na kailangan pumunta doon at maraming bangis na hayop doon. Bakit ba gusto mo makarating doon? Para maabot ka langit at makausap ang Diyos. Hindi mo makakausap yun. Kung mabait ka, makakarating ka nga doon. Siya nga, Bentoy, hindi mo na kailangan kayo pumanik pa sa bundok na yun. Maraming tulisan doon. Hindi ko akong tatakot doon, Marcial. Dala ko naman ako ng tirador eh. Ang yabang ito. Kay Dimas lang, di ka pa makalaban eh. Paano? Malit pa ako eh. Paglaki ko, bibigyan ko siya ng kaliwa, kanan. Kaliwa, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa. Balik! Ayawan niya! Laban, Neto! Kaya mo yun na! Sige, laban! Para may nilalaki, sige, lumabang ka! Sige, laban! Yan! 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 Manalaban niya! Sabi ko, ayaw mo niya eh! Sabi, nasta ka, nasta! Tayo! Tayo! Ikaw, maliliit pa tayo. Gustong-gusto mo ang kinakalaban nila. Lumabang ka ngayon. Sige! Ayoko! Lumabang ka! Bakit ako sasumbo ko din tatay ko? Sige, magsumbo ka! Mm-hmm.
Bakit, Bentoy? Hindi man nawiwiling namin ako nga ba, ayoko lumaban eh. Pagkatapos sinuntok ako, sinipa ako, sinagsak ako. Pagkatapos sinagsak ako, inichampa akong granada. Nung hindi ako tamang, pinabagsakan ako ng bomba. Hindi naman ako umiibo sa kanila. Pagkatapos pinasipa pa ako sa kabayo. Ang buting kabayo, hindi ako pansin. Sabi nung kabayo, sabi nga rin. Ba't di ka lumaban? Ayaw nga, idutumbo ko sa tatay ko eh. Kawawa naman si Bento, yan o. Oo nga eh. Kakainis na yung Dimas na yan. Sobra na ginagawang pang-api kay Bentoy. Hindi na sila naawa kay Bentoy. Ulila na yun sa ina. Hamad kakausapin ko. Yan ka muna, ha? Hi, Carmen. Lumalabis na ang ginagawang pang-api kay Bentoy, Dimas. Tinuturuan ko lang mo siya magpakalalaki. Ang tunay na lalaki hindi mapang-aping katulad mo. Saan naman mabasa? Nagdadaan na ako pagkatapos sinuntok ako, pinalo ko ng pala, pinigo pa ako sa likod. Hindi ka lumaban, torpe. Pinagtulungan ako eh, paano? Torpe ka eh. Pinagtulungan ka? Opo. Pinagtulungan ako na suntok at saka sipa, pagkatapos pinasagasaan pa ako sa baka. Hindi lamang kabilibilina ng ina mo na huwag kitang sasaktan. Bago siya namatay? Hindi ka sana lumabas na duwag. Hindi naman ako duwag ha. Allergic lang ko sa away. Pagiganti mo ko, tatang. Problema mo na yan. Kaya laki-laki mo, hindi ka magpakalalaki. Wala kang isip. Pula ba ako isip eh? Susumbong pa ako sa'yo para palili mo si Mag. Tingnan mo, patay ko isusubong mo sa basagulo. Tang araw ho. Hi, Mami. Pinagagalitan ho ata niyo si Bentoy. Ah, hindi. Binugaw ko lamang yung langaw sa kanyang bato. Alam mo, masyadong malangaw ngayon eh. Wala naman langaw eh. Bentoy, doon ka sa loob. Nasa loob na ako. Doon ka sa labas. Hintay ka, Bentoy. Mabuti na ho yun. Nandito siya nang malaman niyang sadya ko. Bueno, eh, maupo ko muna. Huwag na ho. Eh, ipaaalala ko lamang ho sana sa inyo ang karawang ko. Hindi may kainan. Bentoy? Oo. Kumbidado ko kayong mag-ama sa makalawa. Yan lagi nang handaan, no? Bentoy! Asahan mo dadalo kami. Imbitado rin ho namin ang mga tao sa amin. Yung mga tulis lang na naman yan. Bentoy, ang sumbler ko! Sa pagkakas namin yun, ha? Diyan muna kayo, ha? Tayo na, Bentoy! Dali lang! Kinuha ko lang ito. Hindi na babalik yun. Manganing! Manganing! Oh, sumunod pala kayong dalawa rito. Oh, bakit? Ano nangyari dito? Hinimatay ho siguro. Bentoy! 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 Hindi na, wala na, wala na. Tapos na, tapos na. Kasi naman sumunod-sunod ka pa rito eh. Naneng! Naneng! Naneng!
Ano ba nangyari? Pinasok ko na naman tayo ng mga tulisan. Narinig ko nga putukan eh. Mabuti naman na itabuhin nyo. Eh, kumusta mga bata? Wala naman na ano. Wala naman na ano. Ayun siya nga pala. Huwag niyong kanilimutan ang karawan ni Carmen siyang makalaba ha. Kayo lahat ha. Makasari niyo. Ha, chita niyo. Chicha, chicha. Chicha, dadang. Dadang, chicha. Nalulungkot, ya
daring puso, magbuhat ng kitay. Bigla na lang nagkalayo, pangarap ka sa pagsuyo. Sa buhay ko ay hindi na maglalaho. May't may'y sabi akong makita ka, aking mahal. Kaya gabi-gabi ang napapanaginip ko'y ikaw. Ngunit ako'y magtitiis, mahirap man ang maghintay. Kung ang wagas mong pagsintay makakamtan. Nalulungkot, yaring puso, magbuhat ng kitay, bigla na lang nagkalayo. Pangarap ka sa pagsuyo, sa buhay ko ay hindi na maglalaho. May't may'y sabi akong makita ka, aking mahal. Kaya gabi-gabi ang napapanaginip ko'y ikaw. Ngunit ako'y magtitiis, mahirap man ang maghintay. Kung ang wagas mong pagsintay makakamtan. Kung ang wagas mong pagsintay makakamtan. Sa barilan? Oo. Tulisan, takot na takot sa amin eh. Nung isang araw, tumagbong tulisan sa amin eh. Tanong mo rito kay Carmen. Siya nga, no? Ha? Oo. Kayo mo ipakita? Kanino? Sa akin? Yoko, hindi ko naman sinabi sa iyo. Sa tulisan lang. Ikaw, puro salita ko. Walang kasagawa eh. Katulad ka rin tatang mo, Duwag! Dimas, pakikilala ko sa iyo, ako'y hindi Duwag at hindi Palaos. Tatang. Tatang. Tumabi ka, anak! Naning, tama na yan! Ay, baka makialam. Sabi kitang tanda-tanda nito ay pampalat ng Laos. Eh talaga naman Laos na. Tatang. Muna siya patulan. Ay, nakahanda ka na ba? Bakit di mo damputin ang baril mo? Sige. Ano? Lalaban ka pa? Ha? Marahil ngayon ay aaminin mo na ikaw ay isang Laos. Ha? Ha? Ang aking pagtitimpe.
hindi na kita gustong makita. Biro mo yung ginawa mo kanina. Sinubo mo ako sa malaking kahihiyan. Ako na kinikilala, iginagalang at hinahangaan sa lahat ng bagay nung unang panahon. Ngayon, ako'y pinagtatawanan. Ubus na ang pangarap ko sa iyo. Hindi na kita mababago. Talagang hanggang dyan ka na lamang. Lumayas ka na. Lumayas ka na at hindi na kita itinuturing na anak. Sulungan doon ang iyong damit. Nakabalot. Tatang, hindi mo na ako anak. Wala na akong anak. Hala, sulong. Lumayas ka. Na ako, ha? Hindi pala ako anak ng tatay. Pero ikaw, anak mo ako, ha? Alis na ako. Iwanan na kita dyan. So, sana na bahala sa tatang. Bye-bye. Alis na ako. Hindi ko ba ako pipigilin, tatang? Thank you.
tatang noon, naligaw pa ako sa tingin. Sabihin na lang. Tata, alam ko mahal mo ako, hindi mo ako makakalimutan, sabi eh. Tata, ba't lumaki ang bibig mo, tata? Para kasi nating ko lang. O, pati ipin mo tumalas. Uy, nakapalito ka pa. Kumain ka na ba, tata? Ako nagugutom eh. Tata, nangayayat ka ata. Mabalik mo ah. Kailan umalis, nangayayat ka na agad. Gandang umaga po. Gandang umaga po. Gandang umaga po, Mamasyal. Bagami. Ba't tinatagang muna pa siya? Tatanong ko lang mo sana, baka nababanda dito si Bitoy. Bakit? Nangyari yung kinagalitan ko kagabi, pinalayas ko. Hanggang ngayon umaga, hindi pa nauwi. Ay, hindi na pupunta dito. Ganun na ipaalam na sa inyo. Adyo. Papa, hindi ba si Mang Nanin yun? Oo. Eh, alam mo kung kailangan kay Aga, Aga na pa rito. Mangyari yung umalis doon si Bente kagabi, hanggang ngayon hindi pa umuwi. Eh, bakit daw? Galitan doon ni Mang Naning kagabi, tsaka pinalaya. Eh, bakit ko pinalaya? Baka dahil sa nangyari kagabi. Abay, wala naman yung kasalanan si Bente sa nangyari kagabi ah. Ang dapat mong sisihan si Dimas. Ewan ko nga ba kung bakit nagkagano yung magamang yan. Saan kaya nangyari si Bente? Magandang umaga sa inyo. Ba, magandang umaga ho. Saan mo kayo galing? Ang aga yata ninyo. Hindi ba nagagawin dito si Bentoy? Hindi ho ah. Bakit ho? Nangyari umalis kagabi. Hanggang ngayon na hindi pa nauwi. Hindi ko nagagawin dito ah. Eh kung makikita nga ninyo, pakisabi ninyong umuwi agad sa bahay at hindi ko lang siya makausap. Kaya nyo sasabihin namin. Paalam mo sa inyo. Saan kaya napunta si Bentoy? Pirko, ano ba? Kinakausap kita. Miniisip ako. Eh, hindi ba ninyo papasukin ang Rancho del Sol? Yan nga ang pinag-aaralan ko. Oh, yun ba naman pinag-aaralan mo pa? Ikaw na matalino? Doon sa bagay. Hindi ba't pinangako mo sa akin? Bibigyan mo ko ng salapit, mga ala. Alam mo naman, Olga, sa simula pa'y pinangarap ko nang madulutan ka ng kaligayahan. Yun naman pala eh. Magagawa ko yun. Mga bata, halika yun. Kailangan madagdagan tayo. Siya nga. At nang tayo makapaghari sa buong Rancho del Sol. Kailangan magkaroon tayo ng tauhang maaaring makapaglabas-masok sa loob ng rancho. Ay! Ano pinagawa mo rito? Ayun, nagjajan lang ko. Nadilo ako na eh.
Kumusta ka? Hello, Olga! Nabadyan niya naman! Para sa iyan. Wala niyan. Andres! Pasok mo pagkain namin ni Olga. Magkain tayo mga bata. Iniisip mo. Kung ang iniisip mo ay ang tungkol sa pinag-usapan natin kanina, huwag kang mag-alala. Marami ka pa ng pagkakataon eh. Nalalaman ko. Upang lalo kang magkaroon ng sigla, sasama ko tuwing lakad ninyo. Reklamo!
Sama kayo ng mga kabayo. Sana ko igib. Doon! Ang taas-taas niyo, makakagyan pa ako nun. Susunod ka ba o hindi? Susunod na, hindi naman mabiro ito. O sige. Yan doon, taas-taas niyo, makakagyan kaya ako doon. Mahulog pa ako, mamatay pa ako. Mabuti pa. Kayo na ang pumanig doon. Mataas yun eh. Baka ako mahulog eh. Doon na kayo minum ha? Lolay, patawarin mo ko. Hindi ko naman lubos ang kasalanan ng pag-alis ni Bentoy. Dati ko naman siyang kinagagalitan. Hindi niya ginagawa ang ganun. Subalit ngayon, tuluyan siyang lumayas. Kasalanan ko ba yun, Lolay? Lolay, pinangangako ko sa iyo na bumalik lamang siya. Ay bibigay ko sa kanya ang pagmamahal na hinihiling mo bago ka mamatay. Tulungan mo ko, Lola. Tulungan mo ko. Nasa ibang planeta kaya ako. Sino kayo? Huwag kang matakot, ama. Ako yung siyang kaibigan mo. Ito, Lolo? Oo. Kata-kata? Kanina lang wala kayo, isang kayo nabuhat. Talagang lahat ang bagay dito'y kata-kata. Pangalawang kata-kata? Hindi naman ako dito natulog. Bakit ngayon ako naririto? Talagang gano'n, ma'am. Lolo, nagugutom ako. Ano ka mo? Nagugutom ako. Oo, halik ka. O sige, o yan. Kumain ka na. Aba, kata-kata na naman. Ngayon lang ko nakakita ng isang puno. Ang dami-daming bunga. Iba-iba pa, oh. May mabulog, mayroong lasonis, may babayabas pa. Sige, huwag ka na mahiya. Kumain ka. Sasama kita sa tahanan ko.
Doon ba sa bahay mo, Lolo? Marami pang katakatak? Oo, basta ako bahala. Huwag ka matakot. Pinatuyo na yan. Ano ba ang pangalan mo? Bentuyo. Mabuti nakarating ka dito. Lumayas ako sa amin eh. Tungkulin mong bumalik sa kanya. Ayoko nang bumalik doon. Galit sa akin tatang ko. Sabi niya, hindi raw niya ako anak. Hindi ko raw siya tatang. Eh, kung gano'n, may kasalanan ka siguro. Wala naman ang kasalanan eh. Ang kasalanan ba yung galit lang siya sa akin dahil duwag ako? Kailangan ka ng tatay. Tsak na ikaw inaantay doon. Ayoko nang bumalik doon. Dami salbahe. Konting kubot, barilan, isahan ng granada. Ang dami ng patay sa gitna ng kasada. Naku, ang baho-baho. Kaya mo tutulungan kita. Siya nga, Lolo? Oo. Oh. Sige, barilin nyo sila halika. Lahat. Pati si Dima, salbahe yun eh, ha? Eh, hindi ako maaari si Mama sa'yo. Halika. Saan ikaw pupunta? Ah, basta tuli ka. Mama ka. Naku, ang gaganda niya yan. Ang sino man mapalad na makarating dito, eh, may nakahanda akong nantimpala. Ang ganda niyang bato na yan, Lolo. Kapag itong batong ito'y nasa sa iyo, magiging ganap ang pagkalalaki mo. Ikaw'y lalakas, maliksi, matapang, at walang makadadaig sa iyo sa ngalan ng pagtatanggol sa katarungan. At higit sa lahat, walang makatatalo sa iyo sa barilan. Siya nga, Lolo? Ibigin sabihin, tatapang ako, lalakas ako, magiging maliksi ako, at saka mabilis ako sa barila. Ako si Benedict. Simula ngayon ay wala nang maaaring umapis sa aking pagkalalaki. At hindi ako uurong sa kanila sa anumang bagay. Salamat, Lolo. Magbabalik ako sa Rancho del Sol upang harapin ko si Dick. Ayoko na umuwi, dito na lang ako. Tandaan mo yan, Benedict. Kung nakakarandang kang bumabalik sa iyo ang ugali mo at kilos mong bata, ay tiyak na wala sa iyo yung batong yan. At kung sino man ang makakuha niyan, masasalin siya kanila ang ugali mo at kilos mong bata. Kaya, pag-ingatan mo yan. Opo, Lolo. At simulay na yung magiging tagpagtanggol na ako ng katarungan. Halika. Sandali lamang. Bibigyan kita na siyang tunay na kasuotan ng lalaki. Ang ganda nito, Lolo. Maraming salamat sa inyo, Lolo. Kailangan mo yan, sapatat ikaw magiging tagapagtanggol ng katarungan. Maasahan po ninyo, Lolo. Tayo na. Alis na ako, Lolo. Siya nga pala, meron pa ako isang bagay na bibigay sa iyo na kailangan-kailangan mo. Maraming salamat sa'yo, Lolo.
anyo mang kasama nyo. Hop! Matapang may bigote. Saan yung mga kasaman mo? Lumusob sa Rancho del Sol. Rancho? Paliwanag sa inyo. Matras din sila. Ano nangyari sa iyo, anak? Ano himala? Ano nga ba nangyari sa iyo? Bigla ka nagbago. Natupad din ang aking pangarap. Natupad din ang aking pangarap. Tatang, mula ngayon ay katulong na ninyo ko sa pagtatanggol sa ating karapatan. Salamat, anak. Utang natin ang ating tagumpay kay Bentoy. Eh, Benedicto pala. Pero makasama tayo na. Anak, tayo na. Parang isang panaginip ang pagbabalik mo, Bentoy. Hindi, Bentoy, tatang. Benedikid. Oo nga pala. Ako'y hanga-hanga sa'yo. Talagang malaking pinagbago mo. Tatang, higit sa lahat ay dapat mangibabaw ang katarungan dito sa ating bayan. Yan ang simulain na sa mulat mula pa'y ibig kong imulat sa'yo. Tungkulin ang bawat isa dito sa Rancho del Sol. May pagtanggol ang kanilang karapatan bilang isang malayang mamamayan. Yan ay kinamatay ng ating mga ninuno. Sapagkat likas sa ating angkan ang pagkamagiting. Ang kagiting ay nasa aking dugo. Dugong nanalalaytay sa aking mga ugat. Dapat naman. Kaya naman, tatang, sa lahat ng sandali, ay tinataya ko ang aking buhay sa pagtatanggol ng katwiran. Manang-mana ka sa akin. Tatang, isisigaw sa daigdig ng aking mga baril ang ating dakilang paninindigan at sa bawat patak ng dugo ng ating mga kaaway ay susulat ang kasaysayan ng isang Benedikido. Sinasabi ko na nga bang darating ang araw na kikilalaning kang hari sa barilan dito sa Rancho del Sol. Natitiyak kong kayang-kaya mo kahit na si Dimas. Ma, tatang naman, ang galing-galing niyo. Yung base, i-chechetan niyo, sinatamaan ako pa, lagi-lagi mo. Harap
sabihin mo, kayang-kaya mo, nalalaman ko. Bakit ba ako sinusubo niyo? Ayoko nga. Benny Dakido. Uy, pinaganda pang pangalan ko. Bentoy, nampusa ako. Sinasabi ko sa iyong kayang-kaya mo. Kaya mo siya, harapin mo siya. Sa draw. Ah, alam ko na yung draw. Idodrawin ko yung baril sa papel. Hindi, ang ibig kong sabihin, unahan sa pagbunot ng baril. Pagkatapos, ping-ping. Yan. Ayoko nga, mapatay pa ako. Siya nga pala lang. Harapin mo si Dimas. Pangalan ng katarungan ay wala kang kintatakutan. Yan ang aking anak. Panahon na upang tayo makapaghiganti kay Dimas. Tata, hanggang nasa akin ang batong ito na pinagkaloob ng ermitanyo, ay walang maaaring gumapi sa aking pagkalalaki. Siya nga? Oo, tatang. Kaya humanda sa akin yan, Dimas na yan. Ayoko! Ayoko sagupain mo si Dimas. Ayoko! Babarilin ka niya. Pagtapos, matetempo ka. Kawawa naman ang aking alam. Yung putya! Akin niya, akin yung kinagalob sa akin ng lolo ko at ni Tanin eh. Kailangan putulin mong paghamak sa akin eh, ni Dimas. At may balita akong pati kay Carmen ay sinisira ang kanya. Ah, ganun ah. Magtutuos kami. Hindi ako natatakot sa kanya sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na sa pag-ibig ni Carmen. Maganda nga po. Maganda nga po sa iyo, Carmen. Maganda nga po naman. Gawa, pinag-usapan namin ang mamay. Sige ka. Magandang hapon, Doña Rosa. Dong Marcial. Magpo ka, Bentoy. Ben... Benny Dikido ba, Doña Rosa? Ang laki na pinagbago mo. Totoo pala yung nakapabalita ko ng ibang iba ka na ngayon. Ano ba nangyari sa'yo? Ang pagbabago mo sa buhay ng tao ay tumarating ng hindi inaasahan. Siya nga pala, nabalitaan namin tumulong ka daw sa pagkatabos ng mga kabisang sumalaan ka. Yun ay babala ko lamang sa mga masasamang loob na ibig manligalik sa katahimikan ng ating bahay. At kagaya ka rin ninyong ama? Siyempre naman. Saan magmamana anak kung di sama? Ang ganda ng bulat na dala mo. Eh, sandali lamang ang bento niya. Eh, Benedict pala. May iwanan mo muna ang bento niya na. Lalong maganda ang pinag-uulan. Sino? Isang babae. Bahagi ng aking kamusmusan. Ito'y para sa'yo. Iyay sa gisag ng aking sariwang anak. Ang akala kong lumilat ka at hindi na maging babae. Hindi ko maring talikuran at kalimutan ang daigdig na aking kinamulat. Inaasahan ko sa pagbabago mo yan ay hindi mo napapayagang hamakin ka pala, Dinas. Para nagdiri sa kamatayan na sino magmamak sa akin. Ikaw ah? Oo. Sampu mang lima sa akin. Hinaka mo na ba ako? Bainyo ka lang na kung sinasabi ang maskita nung masyaka niya. Wala naman, hindi ba, no? Hindi, baka masama loob mo dahil sana bahala ko yung pag-uusap eh. Tara naman sa labas. Malusin ng puta ko. Masasama loob ko. Mas kumag-usap kayo. Huwag na ko itigil. Alis mo na ako. Wala na. Sorry, Carmen. Nagagalit ka ba? Dimas, dapat mo igalang ang lahat ng panauhin sa tahanan ito. Dinaranap ko kung sakaling. Higit sa akin ay kay Benny ka dapat hindi na paumanhin. Benny? Iba na ba pala ni Benty ngayon? Huwag na, Carmen. Huwag ka magalit sa kay Dimas. Mami, haragin ako sa labas niyan eh. Kawawa naman ako si Gino. Maawawa naman siya ang tanin. Ha? Hindi mo dapat pakapihin si Bentoy. Napakalaki naman pagmamalasakit mo sa kanya ngayon. Karapatan ko lamang ipagtanggol ang mga naatan. Bakit ba yun ang pag-uusapan natin? Yung itinudulog ko siya ang pag-ukulan natin ng pansin. Naramdam ko, Dimas. Kung wala pa sa loob ko mga bagay niya. Nalalaman ko.
Sa mulat mula pa isa dyan, wala ka ng panahon para sa akin. Nabuti ka lang laman. Ngunit itong tandaan mo, ako hindi marunong tumagap ng pagkabigo. Umalis na siya. Mabuti't lumayos na siya. Bakit nilagro ko akong kanya? Akala ko ba? Carmen, ginadalang kita. Ayoko mabahiran ng dugo ng isa lapas tang kamukha ni Dimas ang inyong tahanan. Mabahiran kita, kapapas ka na? Sa bari na? Sa bari. Anak mo yata yan. Benny, mag-isa yung tayo mamaya, ha? Oo. Tula mo ako pagbari, ha? Oo. Ben, asahan ko ito. Mag-shoot mo tayo. Andyan, andyan. Lulo, kumuha ka nga ng mga inom nila. Rene, dito ko pa rin ba kumakanta? Oo, kami ni Lulo. Bagay na bagay kayong dalawa? Oo, talaga naman magkabagay ang dalawang yan eh. Hindi lamang siguro marahil sa pagkanta, kundi pati sa tibukin ng puso. Yo! Siya nga pala, Benny. Sino nga pala turo sa'yo sa pagbaril? Uy, sino pa? Anak ko yata yan. Narito pala yung magkamanlakas, ha? Bakit hindi natakot sa baris to, Toy? At marunong na maglaro. Pinayangikot pa. Ay, 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 kanila ito. Bakit? Pinagreklamo ba? Sabihin mo lang sa akin kung sino. Dapat sa ibigay mo sa kanila. Sabihin mo. Diba? Talagang mag-inokas, huli mo yan. Opo, senyor. Antayin mo lang kami makatapos, ha? Sige, inom. Para sa atin, ha? Susunin yan. Susunin ba yan o hindi? Oo. May nagmamahal, anak. Ano, Rene? Oh, sige. Tutuloy na kami ni Lulo. Oh, sige. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Bye. Tara.
west, east, west, and wrong one I have chose. Let's go where the gals keep using those frills and flowers and buttons and bows, rings and things and buttons and bows. Don't bury me in this prairie, take me where the cement grows. Let's move down to some big town where I love a girl by the cut of her clothes, and you'll stand out in buttons and bows. I love you in buckskin and skirts that I've once spun, but I love you longer and stronger where your friends don't thought a gun. My bones thin now as the backboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's vamoose where the gals keep using those silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows. My bones thin now as the backboard bounce and the cactus hurts my toes. Let's vamoose where the gals keep using those silks and satins and linen that shows, and I'm all yours in buttons and bows. Give me eastern trimming where women are women, and a high silk coat and a peekaboo clothes, and a French perfume that rocks the room, and I'm all yours in buttons and bows. Buttons and bows. Buttons and bows. Karabing dito, ano, Benny? Alam mo, nung malit pa ako, madalas akong pumarito. Carmen, maliban sa'yo, wala na akong iba pang kagandahang nakikita. Bakit, Benny? Ano kaya sa'yo? Halik, halik. Hindi ka niya umumi. Eh, bakit? Kararating na natin, ah. Nahihiya ko, tayo lang dalawa dito. Siguro may naalaala kang Sisili ko lamang sa ginawa niya sa akin. Huwag lang ho, masakit yan, ha? David Bentoy! Kundi dalawa kayong mamamatay. Ano pa hinihintay mo, Dimas? Sige, barili mo kami. Kani? Ngayon, nakita ko ang galing mo. Malakas lamang ang loob sa taong walang laban. Anong walang laban? Nakikita may ginawa niya sa mukha ko? Hoy! Binibigyan kita ng pagkakataong bumulog. Sige! Ayaw nga, tapos babalilin mo ako. Ang daya-daya nito, uwi na lang ako. Hinahamon kita ng draw. Draw? Ayaw ko, ayaw ko ng draw. Ayaw mo ng draw? Inaamon mo ako ng draw, hindi ba? Oo. Kahanda ka na. Taon siya! Sige, lumayo na kayo bago hanapin ang punlo ko ang inyong mga puso.
ba yung natatakot ka? Carmen, sa piling mo'y wala kang kinatatakutan. Dahil sa kamatayan? Oo. Habang ako'y nakatuntong sa lupang iyong tinutunan, at nadarama ko ang hangin iyong nalangan at ang kamatayan naging mailap para sa akin. Oh, Benny. Hindi ko lang alam kung ikaw'y nakikihati rin sa kanila yung nadarama kung ikaw'y papiling ko. Maligaya-maligaya ako. Hindi ko akalain ganun ka nakihan magpapahalagam sa akin. Sapagkat bahagi ka ng aking kamusmusan, ng aking buhay, ng aking dating. Oh, Benny. Higit kailanman ay ngayon ko nadama at hindi na kaligayan. Pangangalagaan kong kaligayaan niya upang madama mo na ito'y aking binibigay. Sa piling mo lamang kung maaaring mabuhay ng tayo. Salamat. Ikaw'y magiging gabay ng aking pagtitipaka at pagtatanggol sa ating kapayapaan. Bene Dakido! Puro Bene Dakido na lamang ang dahil ng ating pagkabigo! Nikatigas yun sa baril, boss! Kinakailangan mawala siya sa anumang paraan! Nababawasan ang ating mga kasamahan eh. Kailangan na ay... Marcos! Tignan niyo kung sino yun! Sino kaya yun? Yun! Listo kayo mga bata! Sino kayo? Hindi kalaban! Anong kailangan ninyo? Nais namin mag-iisa sa inyong pangkat. Sibaba kayo! Lumapit kayo, nakataas ang mga kamay! Halika kayo sa loob! Ano kailangan niyo rito? Nais namin makiisa sa inyong pangkat. Ubanin niyo yung mga kamay. Alam ba ninyo na ako si Virgo? Ang namumuno rito? Oo. Anong dahil at nais niyong sumapi sa amin? Sapagkat hindi kami nasisiyahan sa Rancho del Sol. Marami kaming kaaway ron. Kung gayon na handa kayong sumunod sa aking mga ipag-uutos. Oo, sa isang kondisyon. Ano? Na ibabasak natin ang kapangyarihan ni Benny Dakido. Areglado, soli ang kailang mga sandata. Kailangang tumatag ngayon ang taga Rancho del Sol sa ating gagawing pagsalakay. Lahat ay nagkakaisa siya. Ang pagdadamayan, ang pagmamahalan ay nasa sa inyong mga puso. Kung wala man tayong batas, ay nabubuhay tayong maligaya dito sa Rancho del Sol. Ngunit ngayon, na ang ating mga ari-arian, kayamanan, sampu ng ating buhay ay nasa sa panganib, ay tungkulin nating mamaya ng gumawa ng hakbang upang malunasin ito. Sugpuin natin ang pagmamalabis ng masamang loob at ng mga sakin. Kailangan natin ng isang pinuno na mayroong lakas ng loob upang pangalagaan ang kapayapaan at katiwasayan itong ating bayan.
Pumili tayo ng isang lalaki na mayroong kakayahan at mapapagkatiwalaan sa pagpairal ng ating mga batas. Pangayong kami. Ang kailangan natin ay isang tinintin del barrio. Oo. At siya ang ating susundin. Mga kasama, ang taong inaakala kong nababagay sa tungkulin ng pagkatinintin del barrio ay si Benny Dikido. Mga kapanalig, nag-uumapaw sa aking puso ang kaligayahan dahilan sa pagkakahirang ninyo sa aking anak na maging tininte del barrio ng Rancho del Sol. Ngayon pa'y sinasabi ko sa inyo na siya'y idolo ng katarungan. At buong pusong iniahandog ko sa inyo ang kaisa-isa kong anak na si Benny Dikido. Mga kasama, tanggapin ninyo ang taos puso kong pasalamat sa malaking karangalang pinagkaloob niyo sa akin. Hindi man ninyo yatang sa akin ang tungkulin ito, ay tinalaga na naming magama ang aming buhay na ipagtanggol ang ating karapatan. Ang sinumang nais na magwasak ng ating kapayapaan ay isang tinig naming magama na sisigaw ng lalabang kami. Kamay na bakal ang dapat nating gamitin upang masugpo ang mga tulisang yan. Inuulit kong sabihin sa inyo na kung magamo ng masamang loob ay ulit-ulitin nating isigaw na lalaban kami! Nangangamba ko, Benny. Huwag ka mag-alala. Pagkat ang pag-ibig mo ay magiging pananggalang to sa lahat ng pangalan. Ang isipin mo ng ating magandang pinagkasa. Siya nga pala, may maganda akong palaginip na gabi. Ano yun? May maganda raw tayong bahay sa Diyad. Yan din ang aking magandang pangarap. Ang magpatayo ko ng isang magandang buhay. Makabago lahat ang kasangkapan, tsaka may piano. Piano ba o silindro? Piano ang gusto ko sa magiging bunga ng ating pag-ibig. Bagay sa kanya, gitara. Hindi bagay yun sa babae. Benny, dali ka! Lalaki ang gusto kong maging anak natin. Babae ang gusto ko. Lalaki. Babae. Benny! Benny! Bakit? Benny! Dalhin mo! Sumalakay na naman mga tulisan eh! Benny! Benny! Benny? Pilisan ba? Oo, dalhin mo! Ayoko hindi na ako dadama. Ano ba nangyayari sa'yo? Sandali lang. Upa ko sa bali ah. Wala. Binabakas ko lamang yung mga yapa. Sandali lang, ha? Mag-iingat ka, Benny! Oo. Oh. Okay, mag-alala.
nananalig ako. Hindi maaaring pabayaan ang sino ng taong humihingi ng tulong at kumadalangan sa kanya. Ilan pa ko kaya matatapos ang mga kaguluhan ito? Lakasan ninyo ang loob ng kanya. Sana ba nalang ito? Alam mo na hindi maaaring magtagumpay ang mga taong may masamang hangarin sa kanyang kapwa. Sila tatang. O nga. Matay na mga bata. Sumunod pa kayo. Eh, nag-aalala ako, Papa. Baka kung ano namang nangyari sa inyo. Well, pati ikaw, bet sumunod ka rin. So, paano, inaalala rin kita? O, oh, wala ba nasaktan? Wala naman. Wala naman. Salamat, Jesus. Okay na yan. Tayo na. Kami ay lalaban at di papayag maapi. Sa manlulupig ay lalaban kami. Kami ay lalaban, lalo na't nasa katwiran. Ang katarungan dapat magtagumpay. Kami maghahabol, ang puri ng tao'y dapat ipagtanggol. Kung kami paluloko, kasalanan din namin. Ang marapat sila ay ubusin. Kami ay lalaban, hindi uurong kailanman. Kung may katwiran, kami ay lalaban. Kami di susuko, hindi papayag mapaslang ng mga taong nagnanakaw lamang. Yolalay, 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 kami maghahabol, ang puri ng tao'y dapat ipagtanggol. Kung kami paluloko, kasalanan din namin. Ang marapat sila ay ubusin. Kami ay lalaban, hindi uurong kailanman. Kung may katwiran, kami ay lalaban. Kami di susuko, hindi papayag mapaslang ng mga taong nagnanakaw lamang. Kami ay lalaban, kami ay lalaban, lalaban kami. Natitiyak kung si Benedicto ang bumaril sa kanya. Pagbabayaran niya ng mahal ang pagkamatay ni Marcos. Sa anumang paraan ay kinakailangan mailigpit ang Benedicto niyan. Hindi natin siya mapatay, maaari tayo maubos. Yan ang pinakamahalagang misyon na dapat natin gawin. Mga bala! Kailangan patayin si Benedicto kahit sa papanong paraan! Thank you.
Hinala akong pinagtatangka ng buhay mo. Palagay ko nga, tatang. Hintayin natin makalapit. Lapitan nyo. Tingnan nyo kung patay na. Laro yung mga kasamahan! Napareli Benedikido. Benedikido. Gamutin to! Benedikido. Kung narito lamang ang Benedikido yan eh, babalikin ko lahat ang kanyang mga buto! Pumasok lamang siya sa ating teritoryo at pihong mabibistay ang kanyang katawan sa bala. Bakit ang hindi? Masukin natin. Paano siya mapupunta rito? Ako nang bahala sa bagay na yan. Sama-sama tayong lahat. Hanapin natin ang putang lahat sa bundok. Oh, ayun na.
Ano nangyari si Tomas? Ipasok sa lapat ng mga gamot. Ba! Sula to! Sa mamamayan ng Rancho del Sol, si Benny Dikido lamang ang maring makapagligtas kay Carmen. Ba't naglalaro ka pa? Basta lahat naman ng tinyente del barrio, ikaw itong irresponsableng tao, ah. Benny! Ano ka? Benny! Eh! Dali ka, Benny! Bakit? Kailangan mo iligtas niya si Carmen. Ano nangyari kay Carmen? Itinakas ng mga tulisan, eh. Tinakas? Oo. Eh, Benny! Madali ka't may lakad tayo! Hindi ko kayo pwede sumama. Bakit hindi? Basahin niyo sulat. Sa mamamayan ng Rancho del Sol, si Benedikid lamang ang maaaring makapagligtas kay Carmen. Inahamong ko siya sa unahan sa pagbunot ng barel. Kung ako ay kanyang mapatay, susuko ang aking buong pangkat at makalalaya si Carmen. Hihintayin ko siyang nag-iisa dito sa El Paso bago lumubog ang araw. Kapag nagsama siya ng mga tauhan, ay hindi makakauwi si Carmen ng buhay. Naghihintay. Virgo. Aba eh. Tanga niya na. Hinahamon ka ni Virgo ng ro. Huwag ng papel. Ano mong papel? Magdodrawing ako. Sabi mo magdrawing ako. Hindi drawing. Hinahamon ka niya ng barilan. Sabi mo kay Virgo, ang tatang ko na lang. Kayang-kayan ng tatang ko yun. Bakit akong ituturo mo? Ikaw itong hinahamon. Eh, batang-bata ako. Kumapatay ako. Ikaw, matanda na. Tama na yan. Nanganganib ang buhay ni Carmen eh. Bakit samba na rin si Carmen? Dinala ng mga tulisan. Namputya naman, hindi sasama yun. Ang bato. Panghilod yan? Hindi panghilod. Panghilod. Ano ba nangyayari sa'yo, Benny? Benny ka naman ang Benny. Sinabi na siya, Benny eh. Namputya. Mo. Saan ko makikita si Virgo? Sir Paso, hihintayin ka niya bago lumubog ang araw. Oh, dali mo! Diyan na kayo. Baka ito isang panlilin lang lamang ni Virgo. Mari nga ho. Tipunin natin ang ating mga kasamahan at magmatsyag tayo. Oo. Magmatsyag tayo bago lumubog ang araw sa El Paso. O ano? Nandun sila Virgo, naghintay sa taas ng El Paso. Magaling. Ganun eh, ituyo natin yung ating mga kasama. Matatapos tambangan natin sila sa likod. Tayo na ho. Maaari natin sila sagupain ng kamay sa kamay. Lakas sa lakas. Thank you.
ako masakit na. Matutupad na rin ang aking pangarap na magkaroon tayo ng anak na lalaki. Ang gusto ko, babae. Lalaki. Babae. Lalaki. Lalaki. Lalaki ho. Lalaki raw, tatang. Swerte. Mana sa akin. Mami. Kamusta? Salamat. Salamat sa Diyos. Ang anak na rin. Mga anak. Ha? Sarado.